kwento, hindi niya nagigets. Kaya ako siya tinatag. Kasi, siya yung pinag-uusapan namin ni Chico sa kanila. Siyempre. Siyempre, hindi ko na yung pinapanood. Ano? Hindi ko na panood. Tinignan ko lang, sasabi ko, Tita Sir, sabi ko. Alam mo ba? Dyan, bata hindi mo pa ako. Guys, sine-expose ko po si Ate Say. Wag mo. Niya, bata pa ako. Bata. Hoy, Amanda, live stream ko to. Bakit mo ako nilalaglag? Tita Carrie, oh. Tita Carrie. Sabi niya, nilalaglag ako sa sarili kong live stream. Sabi si Tita Carrie. Medyo. Carrie lang tawag ko dyan. Grabe, baka cancel. But anyway, alam mo kung anong sinasabi namin. Alam mo kung si makinig ka. Kaya ko lang naman siya tinag. Kasi ang cute yung sinabi ni Chico. Kasi sabi ko kay Chico, meron akong question sa kanya. Sabi ko, when did you start feeling something for Amanda? Diba? Anong feeling something? Paano yung feeling something? Anong feeling something? Feeling, ewan ko kung anong feeling something. Bahala ka na mag-interpret kung ano. Tinan mo, I think nag-guess ni si Quincy. But anyway, Amanda, alam mo lang. Na yun. May shimanda, alam mo na, diba? So, anong feeling something? Anong feeling oo something? Oo nga, yan na. Pero mamaya na yan. Ayoko na yan kasi syempre ang guest natin yun, si Queen Manda. I wanna know more about Queen Manda. Especially si Quincy at saka si Amanda, may kakaibang friendship sila kasi nung umalis si Quincy, sobrang grabe kaya yung iyak mo. Wala lang yun. Grabe, 3 months ago na yun. Kahit wala na, alam mo ba? Alam mo ba, Amanda, nandyan lang yun dahil ngayon, age of YouTube and social media. Kaya yung mga pinagagawa ko dati sa PBB, wala masyado, pero ikaw, madami. Wala na po nagsasearch noon, wala na po ako lang nagsasearch. Yeah. Hindi, i-post nyo, i-replay nyo yung pag-iyak niya. Quincy, alam mo ba, sobrang affected siya. Alam mo, sobrang... Ate, huwag mo palakihin niyo po na kayawag. Did you cry also when you ano when you watched it, Quincy? Hindi did you cry? Kasi nakakaiyak. Actually, nakakaiyak. Everyone was so affected. A lot of people were so affected. Naawa sila sa yung sobra, Amanda. Kasi hindi mo daw kaya mo lang pag-try. Oo. Yeah, okay. I was 19 years old then. Yes. Oo. Grabe. Umiyak ako noon. Pero Quincy, I wanna know, how did your friendship start with Amanda? Was it because you guys were both in Kumu trying to get to be, you know, a housemate? And then you messaged each other. Then paano ba? So ganun po talaga. We kind of knew each other na po because of the Kumu audition that we did. And then yung konting messages lang ganyan, pero very awkward pa at first. But then kita na po kami sa loob ng bahay ni Kuya. We found you know, common ground and all that. And then you know po, like, we just, like, talked about everything. And yung pagkalutang niya, parang nahawa na rin ako. And, like, everything we talk about talaga is just, like, laughs here and there, kulitan. And it's just, kahit malayo po yung age gap namin, very comfortable kami mag-usap sa isa't isa. And it's just pero always, like, a great time. Whatever. So, ano daw? Yan, pag mag-text sa akin, gabi, wala na siyang oras for me. Guys, oh my God! Huwag niyo po. Sobrang showbiz kapag sinabi yan. Oh, yes. Oh my God, Quincy! Sinungaling ka daw! Okay. Alam mo kasi si Amanda po, super clingy niya. Like, I want her, ano. I'm not. Yeah, she is. Itatext niya po ako, like, wait. I just want you. I miss you so much. Ano? Oh my gosh! Ay, wait. Huwag muna kayo mag-away. Oh my gosh, teka lang. May nabasa ako na I think, was it Amanda who tried to text you and you didn't save her number? What was that about? I freaking hate you. Frank, tita, nag-call po ako kasi magkukwento ako. Tita na naman. Sabi niya, hello. Sabi ko, ano ba? Anong hello? sabi niya, is this Amanda? Kasi pag open ng call, usually yung first call is, oh my gosh. Ganun talaga. Oh my gosh. Tapos sabi nga, is this Amanda? Sabi ko, bye. So did you have her number safe or were you just playing with her? No, hindi po. Hindi po sinave yung number niya? Sorry na, Amanda. Quincy, inayakan ka niya. Just so you know, I think she was ready to, like, do voluntary exit. No, okay. I'll tell you why, sir. Kasi okay. Gusto, super na homesick ako. And si Quincy yung naging palusot. Shut up. Wait for your turn.
go. So we'll listen to you. I cried kasi na homesick na ako. So nung naisip ko na lalabas ng sequence, sabi ko sana ako din. But it wasn't because friend ko siya or whatever. Like na oh, so she's not your friend pala. Okay. She's not. Ilaglag ka na niya Quincy. Wala. Yeah, she's not my friend, pero naisip ko lang na parang hala, maranasan na niya yung ano, yung iniisip ko every day, makikita na yung friends, makaka-chat niya yung family ko. Nainggit ka. Kaya, yun, parang ganun. Parang, I think, kasi diba po, we don't know how long pa kami magsistay, so nainggit ako, pero hindi po yung dahil sa friendship or whatever. Ang haba na explanation. Ay, parang grabe. Okay, parang ang hirap maniwala, Amanda, sa paliwanag mo, ah. Hindi ko alam kung sinong maniniwala sa'yo kasi ang bukang bibig mo noon is ayoko na pag wala ng Quincy. Wala na. No, parang nasisa na naman ako nung yung unang week ba yun? Tapos sabay yung hug kay Ella. Ihatid si Quincy pa uwi yata ng Laguna. Oh, alam mo, hindi ano ko alam, ba, ha? Ikaw pa nga naghatid sa kanya, tapos, step back to pa nga, alam mo, huwag mo na i-deny. Alam mo, ganyan din naman kaming magpa-friends. Alam mo, mayroon akong no, friend. No, sinabi ko to sa writers, like, never talaga ako nag-cry over a friend kasi nga mababa yung EQ ko, so mahirap ako pa iyakin. It was just the meron po kaming video. Panoorin niyo po. I'm giving right now. Stop smiling. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Alam mo yung show ko, yung show ko, naging ano na siya. Hindi ko alam kung alam niyo kasi si Amanda 19, si Quincy galing States. Alam niyo yung mga nanonood si dito, alam niyo ba yung face-to-face sa TV5 dati? Para siyang Jerry Springer show. I think you can relate Jerry Springer show in the States or something. Kayong dalawa, hindi ko talaga. Bakit yung sinabi? Mag-move on na tayo sa kasi may mga tatanong ako eh. Nandun pa rin tayo sa topic na ayaw mo aminin na love mo talaga si Quincy, ikaw talaga. Sabi yung ka kaya? Sabi na siya aamin sa phone call lang po siya aamin pero in public hindi ko siya aamin. Wala. Okay. Hindi, ay ate, it's so easy to say na sinabi ko ganyan. Pero wala naman. Do you want screenshot? So, guys, screenshot. Sino ba naman screenshot? Amanda, may video. Talagang tita pa more talaga. Malapit na mag, two, ano. Two. Sorry, Anna. Okay, ito na. Meron akong tanong sa inyo. Gusto ko sana malaman kasi syempre hindi natin pag-uusapan yung lagi na napag-uusapan. Sana bago, sana wala pang nagtanong sa inyo. Pero kung meron, kunwari na lang hindi pa natatanong sa inyo. Okay. Quincy, you go first. Before you were PBB housemate, what was your day like in the state? Job in the healthcare industry or biotech industry. So yun talaga yung buhay ko. Like, applying, going to interviews here and there. So that was the Quincy prior to entering. Okay, okay. How about you, Amanda? Before ka naging PBB, what was your day like? Before PBB, papasok ako sa school because I'm a marketing management second year student. Tapos nagmamodeling ako. Yeah, sa LaSalle. And then nagmamodeling ako. So that's what I do talaga. I hang out with my friends a lot. Like weekends, friends talaga. Pero pandemic. Ayun, before the pandemic. So ngayon, I'm sorry, go ahead. Kapag may pandemic, dapat walang post. Ganon? Joke lang, guys. Pag
pandemic, walang post. Ang sad naman. Teka, oy, tawag dito. Teka, ngayon naman, Quincy, ngayon na, after mo manggaling sa bahay ni Kuya, syempre housemate ka na, sobrang nag-iba na. Alam ko, paglabas mo ng bahay ni Kuya, bilang all these people, they know you now. When you go to, I'm sure when you went to social media, ang daming nag-follow sa inyo and everything. And so ngayon, when you wake up in the morning, ano yung nagbago? Ano yung nagbago yung paglabas niyo ng bahay ni Kuya sa mga routine niyo? Ano nagbago? So, Quincy, ikaw muna. Para sa akin po, yung main thing na nagbago talaga is, of course, we are blessed enough to have like a bigger platform sa lahat ng social media sites namin. We have a number of audience like looking up to us, watching us. Kaya, the moment I wake up na nowadays, like, I'm so blessed to have all these people like send me, you know, love and support. Like, yung parang arami-rami mong boyfriend, parang gano'n na laging nag-check in on you, arami mga posts, like, always uplifting you in every way they can. And, ayun, like, throughout the day, I try to engage with them and also kind of, like, put something out there that can inspire them. Kasi sayo naman yung platform na nabigay sa akin if I don't use it. Tama ka naman dyan. Dapat positive and happy, lalo na pandemic, diba? Dapat nagpapasaya tayong tao. Ikaw naman, Amanda! Ngayon, yung dream mo na natupad. So, ano yung nag-iba sa routine mo ngayon na PBB ex housemate nila? Sa routine ko naman, ayun, dahil napaka-unfiltered ko na tao, ngayon na housemate na ako, dapat mag-ingat sa mga pinupost, sa mga sinasabi, sa mga binibitaw sa live. Kasi ay, hindi oh. Na na-edit. And ayun talaga yung personality ko, sobrang in-expose ko talaga yung lahat. Pero ngayon parang kailangan maging influence ng tao, dapat maging good influence. So, ayun. Syempre before the show, showbiz yung dream ko. Pero hindi ko naisip na kailangan good influence. Ano ka ba? Hindi ko talaga naisip yun. Showbiz artista na bad influence? Parang naisip ko lang na dream ko na madaming makakilala. Pero ngayon talaga, parang not everyone has a voice. So kapag binigyan ka ng voice, dapat ginagamit siya sa tamang paraan. Well, that's what I'm learning talaga. Kasi, di ba in the house, wala ka talagang idea. Parang siyang camp with friends na may task. So, you know, opening my phone for the first time, parang ang daming tao. Ang daming talaga. Naka-private ka eh. Diba naka-private ka? So ngayon, after PBB, biglang kailangan mo na siya i-open kaysa isa-isahin mo, hindi mo naman mati-check lahat yun eh. Diba, Quincy? Mm-hmm. I'm sure, naka-private ka rin ba? Dati? Yeah, we were all on private kaya nung nag-public kami. Dumami, diba? Biglang numbers, bigla. Kasi required po kami mag-private. Especially po kapag may brands na ini-endorse. So, ayun. I didn't want to. Kasi alam ko na throughout the show, parang diba, good cloud siya. Pero that was the rule. So, as soon as I got my phone, in-ask ko talaga if pwede na mag-unprivate. And pwede na. So, as soon as I was able to borrow the tablet, in-unprivate ko na siya. Oh, ganun pala yon. So, lahat pala kayo kinailangan mag-private. Kasi alam mo, nung time namin, wala pang social media. Kaya kahit mag-search ka ng YouTube PBB1, wala ka masyadong mahanap ng videos. As in, sa DVD lang. Eh, wala ng DVD player ngayon. Pero, baka may DVD player pa yung mami mo. But anyway, may grabe yung mga audience na tatawa sa DVD. But anyway, meron akong tanong sa inyo. Nung nandun kayo sa PBB house, ano yung unang-una nyong ginagawa? Aside from brushing teeth, praying, ganyan. Kasi pagkagising, parang wala pang definite na gagawin unless tumubas siya sa plasma. So, usually, every day, alam na namin yung task na gagawin kasi continuous yung task throughout the week. So, pagkagising, normal talaga, breakfast talaga first. And medyo matagal kami sa breakfast, siguro 1 to 2 hours. Kasi, ayun, like, it's a normal day talaga. Minsan, pagkagising, may gagawin agad. Kaya sa show, walang ayos. Kasi pagkagising, naka-film na. I mean, 24/7 naka-film. Pero, like, sometimes when we wake up, may tasks na agad. And then, ayun, like, it's really unexpected kasi... Ito talaga yung sinalihan namin. We don't know what, like, the
were you surprised when you saw yourself like on the videos for the first time? Like, that's me. Yes. I did that. Yeah, super cool. Like, I was so shocked because we were at a hotel or rest for like 2 weeks or so, and then no gadgets, no anything like that. And then to see like something on the digital screen, tapos ikaw pa na umiimik ka, like nandiyan ka sa screen, so I go, wow, okay. So let's see how things will change upon leaving bahay. Pero I have to say, may nakalimutan si Amanda i-mention, the first thing na lagi namin ginagawa pag-ising is, lagi yan lumalabas sa may pool area. Tapos diba, pwede mo tingnan yung sun para mag-guess namin yung time. Yes. Yun, dun si Amanda magaling, lagi siyang titingin doon sa labas. Kaya kung may mga pictures guys, alam niyo na yon na lagi namin nakatingin sa taas, we're looking at the sun, and then ine-guess namin kung anong time. That's that also what we did. Kayo din po, di ba? We did that. Because there's even no, tapos like, yung moon. Mm-hmm. Yung moon naman before. Oo. Oh my God. But anyway, ito, meron akong tanong para sa inyo. Quincy first. Quincy, who's the first person that you text in the morning? Yeah. What do you mean? Oh, like now? Yeah. Honestly, I don't text. It's more on social media and I actually message is, to be honest, like my my admins and my tita and my family. Yun. Oh. The first thing that I do is the messenger. You really they're love them super. Good morning. Yeah. Alam mo, Team Quincy, they love you so much. Sobra, sobra, sobra. I know that. Team Quincy, di ba alam nyo, alam namin, mahal nyo talaga si Quincy. Brab, secret lang namin yun. Pero sobrang mahal naman. Ikaw naman, Amanda, sino una-una mong minamessage with, minamessage, minamessage, whether text or... Yung first na message ko yung friends ko, si Chardy, si Bianca, si Dani. Before ko minessage yung parents ko, sila talaga yung first sa IG pa yun. Naalala ko pa yun kasi, ayun, when I was able to message on the tablet, wala pa akong SIM card. Yes, SIM card. Wala pa akong phone. So, I wasn't able to, kasi... I wasn't able to call my family, pero as soon as I was able to call mom and dad, we really video called talaga. That's good, but ang... Teka, ang dami yung sabi niya, I love you, at pinagtatawanan ka talaga nila, nakakatawa. And, ang dami nag-message sa akin ha, before tonight, sabi nila, marami silang questions sa inyo, pero may mga special questions lang na maitatanong tonight. Ito, Amanda first, what's the best compliment that you've ever got from someone? You don't have to name the person. It could be a friend, family. The best compliment that you ever got. Yeah. Yung best compliment siguro is humble. Patatawa pa kayo kung sinabi ko na humble. Kasi syempre hindi pa talaga. Because you are. Yeah, really. Going into the show, when someone is humble, they don't say na, oh, sinasabi ng ibang tao na humble ako. Kasi that in itself isn't humble. Yeah. Come on! Pero, seeing that from other people, hindi ko siya in-expect na kapag sumali ako sa isang reality show, ito yung sasabihin ng tao dahil ito yung gusto ko. Like, I was just being myself, so seeing all the tweets, parang, thank you. Thank you. Sobra. Sobrang humble mo. Napanood ka namin and... At first, diba, syempre, you didn't want to tell them pa you're anak ng mayor, diba, parang you wanted them to, to ni echo. You wait, wanted ako them lang to, ba? To, or my Christmas song ngayon? May naririnig kang Christmas song? Okay ka lang. Yeah, naririnig ko sa Airpods. Amanda? Amanda, wala ko piniplay na song. Amanda, sure ka ba yung Airpods mo? Nakakonect sa phone or nakakonect sa iPad mo? Quincy? May naririnig ka ba ng... Wala, ate sir. Quincy, minumulto ba ako? Or ano na? I think it's all right, Amanda. Kanina pa nagpa-play yun, sorry, sa Apple Music pala yun. Nagpa-play yung Christmas song. Gusto mo kantahan ka namin ng Christmas? Kasi alam mo, iba yung song na meron ako dito. Pero, sige, Christmas song lagay natin kung gusto.